Mga tradisyon para sa pista ng Santo Niño, idinaw sa iba't ibang bayan sa Pampanga. Narito ang report. Iba't ibang tradisyon ang binubuhay sa iba't ibang parte ng bansa sa kapistahan ng Santo Niño sa Barangay Pulong Masle sa Guagua, Pampanga. Agaw pansin ang mga tsikiting na binihisan ng ala Santo Niño. Iba't iba ang gimmick ng mga bata. May mga nakasombrero at mayroon ding mga nakasuot ng korona. Mili pa lamang kami ng tigitigisang representative from the chapel and the parok dito sa aming parokya para makita na itong celebration na ito ay nakakatulong para sa mga bata, dahil alam naman natin yung mga bata ay medyo na isolate sila noong panahon ng pandemya, at ngayon ay excited silang dumabas. Kaya siguro sa mga susunod na taon ay mas madaragdagan pa. Ngayong taon, ipinarada ang mga bata para magbigay inspirasyon sa mga deboto matapos malugmok sa ilang taon dahil sa pandemya. Kaya sana patuloy natin kinikilala si Santo Niño bilang ating gabay upang patuloy nating paundarin ang ating buhay pananampalataya. Bida rin ang mga bata sa street dance na isinagawa sa Santa Ana, Pampanga. Ayon sa mga taga Santa Ana, ang selebrasyon ay isa sa mga paraan para magbigay pugay kay Santa Ana na kinikilala bilang lola ng Batang Jesus at ang ina ni Maria. Iba't ibang imahe naman ng Senyor Santo Niño ang idinisplay sa isang exhibit sa Nuestra Senora de la Merced Parish sa Candaba, Pampanga. May Santo Niño'ng pinuno ng prutas, mangingisdang Santo Niño, sleeping Santo Niño at iba pa. Ayon sa Simbahang Katolika, pinagninilayan ng bawat isa ang hiwaga ng kapanganakan ng pagiging sanggol ni Jesus, na sa kabila ng pagiging bata o matanda ay dapat batid pa rin ng bawat isa ang kalooban ng puong may kapal. Jeric Pasilyaw, 1 North Central, Luzon.